Hello guys! Kumusta? This is James Barrett. May bago na ulit tayong vlog. And this vlog is gonna be exciting kasi ipapakita ko na naman sa inyo ang weather. Joke. I mean, yung bagong drone ko nga pala guys ay dumating na. And ano pa nga bang gagawin natin? Siyempre, palilipa pa rin natin hanggang sa dulo ng walang hanggan. Joke. Nakita nyo nga guys, ang ganda ng panahon, di ba? And alam mo, today is para palipa rin natin ito. And siyempre, palilipa rin natin ito sa isa sa pinakamagandang tourist spot dito sa lugar namin. And today guys, itatry ko maging travel vlogger with my drone and tingnan natin kung anong kalalabasan. So ano pang inaantay nyo? Tara, sit, relax, and enjoy my today's vlog. Good morning dito sa Amerika guys. So it's Sunday today and I'm so excited kasi ang ipa-vlog natin today guys is ang aking drone. So gusto niyo ba makita yung drone ko? So nandito siya. O nga pala guys, kapag hindi ka pa nakakapag-follow sa page ko, sa Facebook page ko, hindi ko sinasabi to dati, pero please paki-follow yung Facebook page ko. Kasi sa Facebook page guys, mas madaling mag-upload ng something like short videos, di ba? Or pictures, di ba? Pag nag-upload ako ng pictures or videos, madali eh. Mas updated ako dun sa Facebook page ko. So please follow my Facebook page guys. So, ito yung drone ko guys, pakita ko sa inyo. Medyo, ano tong drone na to, medyo mahal. Medyo masakit sa bulsa. Ito siya guys, so ito yung drone ko. So, ano yan, DJI Mini 3. Tapos ito yung controller niya na may screen. So yan guys, medyo magulo yung bahay ko. Ito nyo pati yan, nag-aayos ako ng mga gamit. Kasi soon uuwi ako ng Pilipinas. And then hinahanda ko yung mga bagay-bagay like camera, handle, tapos yung mga bag ko, mga equipment ko. So ayan, tapos may mga nabili ako na kailangan ko talaga sa Pilipinas like ito. So itetesting din natin ito mamaya. Ito. And guys, bumibili na ako ng mga gamit sa pagbablog. Kasi ang hirap mag-vlog like nasa labas ako, tapos naririnig yung hangin. Diba ang pangit? Kaya naisip ko na bumili ng mga gamit since sa Pilipinas guys medyo matagal ako. So I'm so excited din na umuwi and then marami din ako magagawang vlog. Kaya manood lang sana kayo. Then today guys is papakita ko sa inyo yung weather. So guys, ang ganda ng weather today. Tamang tama para magpalipad ng drone. Ito siya guys oh. Ang ganda ng weather today. Wow. But yeah, kakain muna ako ng almusal and then after that guys, dadaling ko yung mga equipment ko para matesting na natin, di ba? Kagaya ng pagbablog, ng iPhone na may mic. Tingnan natin kung maganda. Kasi mahangin doon sa pupuntahan natin guys. Tingnan natin kung effective ba siya sa mga mahangin ng lugar. And guys, yun yung almusal ko today. Longganisa at saka bacon. Tapos nagsasaing din ako ng kanin. Pero hindi ako masyadong magkakanin, konti lang. Tsaka hindi ko mauubos itong mga ito. Baga, this almusal tapos maya maya papak, ganun. Hindi ko kayang ubus niyo ng one time. Ang dami. So yun guys, ready na tayo. So, ito yung outfit ko today. Naka-short, sapatos, and then may dalang camera, and then also yung drone ko. At yung iba ko pang gamit. So, para tayo magka-camping, you know? Pero, so kagaya nga kanina guys, this is the weather. Nakita niyo naman ang ganda ng weather today guys. So, ang ganda diba? It's beautiful. Nako, hinahanap ko yung ano ko guys. Hinahanap ko yung susi ko. Hindi ko makita. Ano ba yun? Ang gulo ng bahay ko eh. Kasi nga, di ba? Nag-aayos ako. Ay. Mas hindi pa nga ako nakapag-ligpit ng... Ito nga pala yung susi ko. Hindi pa ako nakapag-ligpit ng higaan. Ang gulo this week, man! Ang gulo ng bahay ko. Alis na ako. May box pa. Tingnan mo, ang gulo ng bahay, no? Grabe. Hindi yan si James, man. Pwede na. Ganda talaga ng panahon today. Hello. Wow, ang ganda ng panahon today. It's just beautiful, man. Ganda, parang uwi na ng Pilipinas, no? Pero hindi pa yan, dito lang. Ngayon guys, summer na nga dito.
And napansin ko lang dito sa Amerika, medyo ano na siya, medyo mainit na. Parang nakakamdaman ko na rin yung init. Parang nagbabago na talaga yung mundo, no? Kasi dati hindi naman ganito kainit eh. Tapos ngayon, maramdam mo na rin yung init. Siguro, hindi ko alam kung siguro dahil summer lang, pero parang hindi ko kasi naranasan to dati, yung ang init sa labas. Pero na sobrang init na siguro, global warming, di ba? Yeah, tara na! So, excited na ako pumunta at magpalipad ng ating drone. First time na magpapalipad sa magandang place, guys. Tara! Nung nasa Pilipinas ako, guys, hindi ko masyadong, hindi ako ganito. Yung na-appreciate kong weather, ang ganda ng weather, ang ganda ng araw, hindi ako ganun dati. Pero simula nung napunta ako dito, dun ko na-appreciate yung weather kasi ang ganda talaga din. Like, ang ganda ng, di ba, ang ganda na ng araw, tapos ang ganda pa ng paligid. Like, dun ko natutunan ma-appreciate. Masaya sa Pilipinas, guys, di ba? Pero yung weather, di ba, alam mo. Maganda, may mga time na maganda din ang weather, di ba, lalo ng summer. Pero alam mo na, iba yung paligid kasi dito talagang malinis. Kaya dun mo siya mas lalong ma-appreciate. Naisip ako, guys, siguro ito lang una natin pupuntahan, itong place lang. Tapos siguro next time na yung isang place para naman may ma-vlog pa tayo sa sunod, di ba? Maganda pa isa-isa lang tayo para may ma-vlog tayo, di ba? Sana magustuhan niyo yung mga ma-vlog ko na mga magagandang paligid dito. Ang gaganda kasi dito, guys, eh. So isa-isa natin para may ma-vlog tayo next time, di ba? So ang hirap maghanap ng parking dito, guys, especially kapag Sunday. Pero tamang-tama yung pagdating ko kasi merong kotse na umalis. So yun, kinuha ko yung spot niya. Tara, kunin muna yung mga gamit ko. Siyempre yung bag ko na may drone. Tapos of course yung camera natin. Bye muna kotse, dyan ka muna. It's actually beautiful here. Tignan nyo naman, oh. Guys, ang ganda! Wow! Oh my goodness! So nga pala, guys, sa mga nanonood ng vlog ko dati, napuntahan ko na to, and sinabi ko nga dati, di ba? Sana nung pumunta ako dito eh may drone ako. Pero ngayon may drone na ako, guys. So, pero ang hangin. Parang risky nga talaga pag gumamit ako ng drone. Tapos hindi ako nagdala ng jacket. Ang lamig pala. Kahit maaraw. Na kasi tayo dito sa banda na yan. Bato, diba? Tingnan nyo naman, guys. Oh. Bato, tapos may mga puno-puno. Man, ang ganda! Tapos yan, tubig. Ang ganda talaga. So guys, nandito na tayo sa second bridge. Which is maganda rin siya. Pakita ko sa inyo. Mas maluwang to. So,
So ang gagawin natin guys is bababa tayo sa bridge. So merong babaan dyan, so dyan tayo bababa. Tapos magtatry ako magpalipad ng drone dito. I'm not sure. Tingnan natin, tetestingin ko lang guys kung pwede. Kasi medyo risky talaga kasi medyo mahangin siya eh. So tingnan natin. Ito pababa. And then makikita nga pala natin dito yung baba ng bridge, which is napakaganda. Medyo risky yung pagbaba dito. Oh my goodness. Wow. Medyo nakakatakot lang kasi may mga dala akong importanteng gamit. So, I think dito tayo, banda. Ito na guys, tingnan nyo. Wow! So, I think guys, dito na pwede tayo magpalipad ng drone dito. Testingin natin. Medyo natatakot ako eh. Kasi tingnan nyo naman, andyan dyan yung bridge. Parang mahangin dun eh. Natatakot ako. Kasi alam nyo naman yung drone ko, ang mahal bro, it's like $1,000. Pero try natin. Sa malapit lang muna tayo konti, tapos tingnan natin kung magiging okay siya, di ba? Medyo risky tong ginagawa ko guys, kasi actually alam ko pag nagpalipad ka ng drone, merong specific area na bawal. I'm not sure it bawal dito, pero malapit lang naman. Ang laki na ingay. May nakalimutan. Nakalimutan kong tanggalin tong protect sa camera yung gimbal. Ang tawag dito, yung parang pinakaano nyo sa camera. Dapat pala dinala ko yung landing pad. Kasi medyo ano dito, nagsisira yung LC. Pero ayun guys, tapos na tayo magpalipad ng drone. Medyo kinabahan ako guys nung lumayo yung drone. Hindi ko na kasi siya makita, men. Yun yung nakakatakot dun guys kapag hindi mo na nakikita yung drone. Kaya sobrang kinabahan talaga ako nun. Ang layo niya pero ang cool, di ba nakikita mo yung buong paligid. Tapos yung return home, meron kasi siyang return home eh. Parang lumayo siya ng konti. Sabi ko mukhang hindi tama yung return home niya.
Kaya kinabahan ako, kaya kinancel ko, talagang kinontrol ko na lang siya. Just figure out kung paano umuwi. Pero lucky naman tayo na nakauwi pa tong drone ko. That's just, kinabahan talaga ako. Pero yun, sana maganda yung kuha natin. Medyo parang anlabo ng ano eh, ng kuha eh. Pero syempre first timer tayo, kaya pagpasensya nyo na guys kapag pangit yung kuha. Hey guys, ang ganda oh. Ang ganda pag may mga kasama ka, no? Ang saya-saya nila dun, no? Ako wala. At syempre guys, hindi ako nakontento at naghanap ulit ako ng pwesto para mapalipad ang drone ko for the second time. And mukhang okay dito. O nga pala guys, ang Deception Pass ay isang kilalang magandang lugar sa Puget Sound region ng Washington State, USA. Ito ay nag-iwalay sa Whidbey Island mula sa Pidalgo Island at nag-uugnay ng Skagit Bay sa Silangan at Strait of Juan de Fuca sa Kanlura. Ang pangalang Deception Pass ay nanggaling sa manlalakbay na si George Vancouver. Nauna niyang akala ay papasok siya sa isang malaking bay, pero natuklasan niyang makipot na daan ng tala ito noong 1792, kaya niya tinawag itong Deception Pass. Sana may natutunan kayo kahit konti sa sinabi ko. Sensya na guys sa mga kuha ko, kasi practice pa lang tayo. Hayaan nyo soon, mas gagandahan ko pa mga kuha ko. At yan, natapos na nga ako magpalipad ng drone ko. Nag-enjoy ako guys for sure. And sana, na-enjoy nyo din ang mga view kahit papaano. Tara! Kapagod ba? It's worth it. Talagang kailangan minsan guys is spend time with yourself, di ba? And enjoy the view. Tingin mo sila, pamilya, di ba? Nag-enjoy sila. Huwag lang puro trabaho. Kailangan enjoyin mo rin yung sarili mo. Kapagod! At siya, ang ganda dito, man. Alam ko, napakita ko na ito, but you know, second chance. Second chance. Look at that, man. Sino ba namang hindi manghihinaing sa ganyang lugar, di ba? Sulit ng pagod. Ito yung mga moments guys na naiisip ko na ang saya palang mabuhay sa mundo at ang dayang palang magagandang bagay dito na you just need to explore and enjoy it. I think guys, it's about time para bumalik na tayo. Nararamdaman ko na yung init, kaya kailangan kong dumaan sa bridge para maramdaman natin yung lamig. But yeah, napagod ako guys kasi may hagdan pa baba tapos paakit pa, di ba? So sana na-enjoy niyo yung view kasi mas natutukan ko siya ng konti ngayon kasi may drone na din tayo, di ba? Kaya sana mas na-enjoy niyo. Yun guys, nakakapagod pero I think it's gonna be worth it kasi ang dami nating na-videoan. Pero I think I need to practice pa yung paano yung angle ng camera, yung mas magagandang shots. Yan guys, ang dami kong pinakita sa inyo ha, kaya please follow my Facebook page and then subscribe to my channel for more videos. Mas marami pa ako magiging videos guys.
pagdating sa Pilipinas. Sure yan guys, talagang magbablog tayo, todo vlog tayo doon. Kasi maraming events doon and then marami tayong kasama sa vlog natin. Kaya please follow my vlog. Mas marami pa akong i-upload soon guys, next month na yun.